Oye, magandang hapon, mga kanegosyo, mga ka-real talk, at mga ka-senior na rin. Ako po si Homer Nivera. Ako po ay nandito sa programa natin na paano nga kaya sa ating topic po ngayong araw na ito. Actually, ngayong hapon na ito dito sa amin, makikita niyo po yung araw sa likuran ko, ay tukol po sa pagproseso po ng insulin ice. Okay, sabihin, insulin plant ice. Yan, liwanagin lang po natin. Sabihin, yung yelo na gawa po sa insulin plant. Okay, bakit po natin ito nasabi? Bakit ba natin pag-uusapan? Muna-una po ngayong hapon na ito, ang aking pong merienda ay donut. Nako! Diabetic ka, kapatid. O pre-diabetic ka. Alam mo, medyo hinay-hinay lang tayo. Oh, tama, hinay-hinay lang naman tayo. Pero yan, pag yan kinain ko, may kasama akong iced tea. Okay, yung iced tea kabilang may gawa. Ano? Ang iced tea namin ay gawa sa yung pula na kamote, yung kamote tops, no? Yung mapula. Sasama namin sa tea, sa black tea, at gagawin po namin yung iced tea. Pero ibang topic yun. Kasi importante yung yelo nilalagay namin. Okay, so ano ba epekto nito? Well, actually, siguro konting background lang. No? So, 3 years ago po, ako po yung nag-experimento. Kasi ako yung natakot dahil maabot na ng 7.4 yung HbA1c ko. No? So, which is a 3-month, sa blood exam po yun sa laboratory, 3 months na result po yun ng aking blood test na maabot ng 7.4. No, sa totoo lang, dapat mga 5.8. Yung mga normal, 5.7, no? Ganyan. Eh, kung diabetic ka, sinabi nila, mga 6.4, ganyan, more or less okay. Pero 7.4, ay ibang usapan na yun. So, yung ginawa ko po, ako ay, syempre, nag-start ako ng additional medication yun. Dahil ako nga po ay diabetic. Naghinahinay sa food, nag-exercise, ganyan. At gusto kasi ibaba talaga yung to, at least, mababa ko pa yung aking blood sugar. Dinagdaga ko po ito ng, nakadiscovery po ako yung nakwento sa akin, yung insulin plant. No? So ako po yung nag-research. Ako yung nabigyan ng isang stem, lang, no? Isang cutting, stem cutting ng ano ng insulin plant. Ito po yung tinanim ko doon pa nga sa may grotto namin. So lumaki nga ito at doon ko nga na-discovery na totoo nga pala, daw pala ito. So anong ginawa ko noon? Siyempre, ginawa ko rin siya, kinakain ko, ginawa ko salad o tsaa, diba? Diretso yung dahon sa mainita tubig sa tasa. No? Eh, hindi ko masyado nagustuhan. So, nag-invento ako ng sarili kong formula o paraan. Ginawa ko siyang ice. So, insulin plant ice ang tawag. Siyempre, magagawa kayo ng background. Ano nga ba yung insulin plant? Ano nga ba yung gamit niya? Marami pong research tukol dito. Siguro, share ko na lang sa inyo at the end of this short video kung ano po yung mga research, mga links po para makita nyo rin po. Okay? Ilalay ko rin sa comment section. Yan. Okay, so balik po tayo. Pinaka-simple po paano gawin ito. Okay, start tayo. Number one, syempre, pipili tayo ng mga dahon. No? Gugupit tayo. Meron pong maliliit, meron pong malalaki, as in malalaking dahon. Depende po sa tagal po ng tanim na ito. Ngayon po, pag maliliit lang, more or less maliit means around mga 4 inches sometimes or mga ganyan lang hanggang ganyan kalaki. Gupit po kayo ng 15 leaves, 15 pieces. Kung mga malalaki, super laki, kahit mga 7, pwede na yan o 8. No? Depende po sa inyo. Ngayon, ang mahalaga po dito kasi ay huhugasan nyo. Pag ginupit nyo po, siyempre, hanggang doon sa dulo ng dahon, no, hindi naman kasama yung buong stem. Yung dahon lang po. So, paggupit nyo. Ako ginagawa ko, kasi pagkagupit nun, siyempre, ilalagay mo sa, ano, pakukuluan mo, di ba? Okay, marami ako kasi tanim. Okay, so ang ginagawa ko po ay, paggupit, ang ginagawa ko, ay bundle, hugasan muna, siyempre, di ba? You wash them thoroughly. And then, binabundle ko sila, nakatiklop. Okay? So, makikita nyo po na nakatiklop. At tinatalian ko ng goma. Marami akong goma kasi, ano to, pag bibili ko pa ng gulay, mga tali ng gulay, yun ang tinatabi ko, tapos itatali ko yan. So, pagkatali doon po muna tayo sa process na, yung ginagawa ko ha,
Kayo mong bahala mag-shortcut, pero this is my process. Kasi nga, iniipon ko po yung mga dahon. Pagka tiklo po, at tinali ko po ng goma, ang gagawin ko ay ilalagay ko po sa freezer. Yan. Yun po yung diferensya. Pag nakatiklo po kasi, nakatali, pwede pong marami kayong ilagay sa freezer. No? So, pag nailagay nyo na pa sa freezer, syempre, titigas yun, di ba? Kasi nga, yun po yung proseso niya na natitigas talaga sa freezer, no? Tapos nun, to make it simple, ang gagawin ko, papakulo ako ng tubig. Actually, mga 1 litrong tubig sa dun sa sinabi kong 15 pieces na maliit or yung malaki na mga 7-8 piraso. No? Siyempre, tatanggalin yung goma kasi maluluto yung goma. So, pagpakulo ng water, as in pagkulo ng tubig, papatayin ko na po yun, di ba? Pero bago ko patayin, ilulubog ko muna yung pong mga dahon na nakatiklop. Tapos tatakpan ko. Okay, hahayaan ko na siya mag-cool down. Bahala na po kayo kung gaano katagal, pero ako, I just leave it for the whole day para malamig na po. Ano? Ngayon, pansinin niyo po ganito. Pagka-cool down po niya, makikita niyo po na medyo, pagbukas niyo, makikita niyo medyo may whitish sediments po. Parang medyo lumalabas po yung katas niya. Yung ginagawa ko, kaya bakit ko pinapalamig? Hindi ko iniinom ginagawang tsaa. Kasi sa totoo lang, pwede naman gawin tsaa right away. No? Pero kung ginagawa ko po, pipigain ko po yung lumambot na. Lumambot na yung dahon na yun. Pipigain ko ng husto. Pagpiga ko ng husto, mas lumalabas. Doon sa loob ng ano ha, sa loob ng water, sa loob ng tubig, doon yung pipigain. Mas lalo pong lalabas yung katas. Medyo maputi-puti po yun eh. Medyo mga basa, ano, parang dagta, ganyan. So, pipigain mo talaga ang maigi. Pagkapiga mo, lalabas yun. Kasi nga, nabasa ko, ang mahalaga dun, hindi naman ho yung dahon eh. Yung dagta mismo. No, mismong dahon na yun, no? Ang nakakatulong para ibaba yung inyong blood sugar. Okay? So, kaya ako po ginagawa yun. So, pagkapiga, syempre, after nun, tatapon mo na yung dahon, diba? So, may iwan po yun doon. Kukuha po ako isang pitchel. Ginagawa ko yung isang pitchel ko na glass na pitcher, na pitcher. Ibubuhos ko po yun, lahat. Pwede yung salain kasi minsan may mga dahon-dahon. Pero minsan yung maliliit, okay lang naman po yun. Hindi naman yun masama. So, pagkalagay doon sa pitchel, kukunin ko na yung mga ice tray. Yung pong mga ice tray, so apat na ice trays, no? Ang kasha. Medyo malaking ice tray. Tapos, pupunuin ko. Kasha po yung isang pichel dun. Okay? Kasha po yan. So, ilalagay niyo po. Bubuhos niyo. Tapos? Tapos na. Okay. Sabihin, ilagay niyo na sa freezer. Okay. Question. Pag gaano pa katagal ba bago tumigas yung yelo? Ay, bay, kung depende sa freezer yun. Hindi. Pero biro lang, mga kanegosyo, ka-real talk at kasinyo. Ito po ang gagawin natin. Ang gagawin po doon sa ice, syempre, ilalagay ko po, sirahin ko po sa inyo, ilalagay ko sa ice tea, whatever drink, no? Pwede rin sa water, it's up to you, or ice coffee, pwede nyo pong gawin yan. Sa isang baso, gaano karami? Ako, ginagawa ko, between 5 to 7. Depende sa mood ko nung araw na yun. Pero ang maximum, mga 7 ice cubes, no? So, pansinin nyo po, depende sa pag-inom nyo, kung twice a day kayo. Ako, in the morning and in the evening, umiinom po ako niyan. Basta huwag nyo po stop yung medication nyo na sanabi ng doktor nyo. Okay, papansinin nyo po, medyo matagal siyang matunaw. Okay? Minsan, ginagawa namin para mas mabilis, lagyan sa microwave for 1 minute, tutunawin yung 7 yelo na yun, tapos hanggang sa mas ano siya, mas may liquid na, then lagyan namin yung drink. Kasi kung nagmamadali ka, but otherwise, you can drink it the whole day. Lagay nyo sa jug, ganyan. Yung may takip, syempre, dali nyo anyway, ginagawin nyo water, ganun. Basta importante yung yelo na yun, maubos nyo. Okay, for the day. Then sa gabi naman, another batch. So again, how many? Between 5 to 7 po na ice cubes. Yung pong isang pichel po para sa amin, or at least for one person, that is good for a week. No? Sa mga isang linggo po yun, yung apat na, isang pichel na apat na tray. So kasha po yun. Okay?
So sana po mag-enjoy po kayo. As I said, ilalagay ko po yung links for the research on what insulin plant is and ano ba yung nagagawa niya, no? Basta po just continue to follow us and of course subscribe to our channel, no? Subscribe to our social media pages and accounts po. Okay? So yun lang po. Si Homer Nivera po para sa Paano nga kaya? Paano nga kaya? See you!